Unti-unting yumayakap ang dapit hapon. Ang paligid ay nagkukulay kahel. May init ang hanging umiihip. Humahalo ang samyo ng lupang bahagyang basa. Ang mga damong nabunot sa pagkakabaon. Mabilis ang galaw ni Ama at ang kaibigan niyang si Mang Raul habang binubungkal ang may kalakihang hukay sa harapan ko. Tagaktak ang kanilang mga pawis, lalo na si Ama. Nang masiyahan sa hukay na ginawa ay magkatulong nilang binuhat ang labi ni Ina na nakabalot lang sa banig. Nagamit niya nung nabubuhay pa siya. Kinaawaan ko ng lubos si Ina. Wala kasi kaming kakayahan na bilhan siya ng kahit mumurahing kahon para sa kanyang labi. Sapagkat ni makain nga ay wala kami. Saglit akong pumikit, umusal ng maikling panalangin para sa kanyang kaluluwa. At nang hingi na rin ng tawad dahil wala kaming magawa upang magamot siya. Wala akong magawa upang kahit manawari ay madugtungan ko ang buhay niya. Kay tagal rin niyang naghihirap ngunit kahit kailan, hindi siya dumaing. Tulog ang ginagawa niyang pagtakas sa bawat pagdalaw ng paghihirap sapagkat alam niyang ang bawat tabletang kapalit ng salaping kinikita ko ay katumbas ng pagkalam ng aming tiyan at ang pagwawala naman ni Ama tuwing nagugutom. Ang banig lang ang kanyang nadala. Ang lalagyan ng tubig na nasa gilid ng kanyang higaan ay pinapakiusap niya sa aking huwag kong tatanggalan ng laman ay naiwan sa aming bahay. Katabi nito ang ilang pranelang tinatakip niya sa bibig tuwing dinadalahit siya ng ubo. Na aking dinadala naman laki sa balon at paulit-ulit na nilalabhan upang kahit paano matanggal ang bahid ng dugo at ang malapot na laway roon. Nantuluyang matabunan si Ina ay pinatungan nila Ama ng batong may kalakihan ang umbok na lupa. Marahil upang hindi mahukay ng mga ligaw na hayop. Pumikit ako at taimtim pa rin nagdasal. Na sana, kung nasan man si Ina, ay hindi na siya nahihirapan. Bago pa natapos ang dasal ay tinapik ako ni Ama sa balikat. Sinabing sumunod nang mag-umpisa na silang maglakad palayo. Tinandaan ko ang araw, Petsa. Matapos magdasal ay sumunod ako sa kanila. Sumulyap sa akin si Mang Raul at ngumisi. Wala akong ipinigay na emosyon. Ang tatlong daliri nito ay may benda ng tela. Naipit. Tatlong araw na ang nakakaraan mula sa aming pinto nang subukan niyang abutin ako sa loob. Hinatid niya noon kasi si Ama na walang malay dahil sa kalasingan. Dahil sa takot, hinayaan ko si Ama na nasa labas na lang ng araw na iyon. Pinili kong hindi magbukas sapagkat alam kong may balak na iba si Mang Raul. Nang ipilit niyang buksan ang pinto ay sinara ko iyon, dahilan upang maipit ang mga daliring may benda na ngayon. Hindi niya magawang sumigaw ng malakas sa takot na magising si Ina at ang kapitbahay naming laging tulog sa papag sa tabi ng mayabong na puno ng duhat malapit sa aming pintuan. Hindi naman namilit pa si Mang Raul na kinahingi ko ng pasasalamat agad sa lumikha. Noon pa, basa ko na ang kahalayan niyang binabalak sa akin. Hindi iyon maitanggi ng mga pagtingin niya at paghagod ng makasalanan niyang mga mata tuwing nakakasalubong ko siya. Iniisip ko na kung anong mangyayari sa akin ngayon. Wala na si Ina at tingin ko malululong lalo sa pagiinom si Ama. Ayokong isipin na mangangamba ko araw-araw para sa aking kaligtasan. Walang balak magbago si Ama at nakaamba lagi ang panganib sa katauhan ng kaibigan niya si Mang Raul. Walang problema ang kahirapan sa akin, sanay ako roon. Ngunit ang dalawang problema ko kay Ama at sa kaibigan nito ay tila hindi ko na kayang maatim pa. Ilang metro mula sa libingan ni Ina, may karetelan tumigil. Tumahip ng malakas ang kabog ng aking dibdib, ngunit pinigil ko magsalita. Para saan pa? Inaasahan ko na ito. Naalala ko ang nangyari kahapon ng tanghali
Dinala ako ng asawa ni Mang Raul sa poblasyon. Malayo pa sa lugar na lagi kong pinupwestohan tuwing naglalako ako ng mga bulaklak na hasmin at rosal. Ilang mga tolda pa ang nilagpasan namin bago isang mas malaking toldang itim ang aming hinintuan. May dalawang asong itim na nakatali sa tabi niyon. Malalaki ang kadena na pumipigil sa leeg na kami ay abutin. Napaatras kami ni Aling Ipa nang kumahol sila. Naitakip ko sa mga tenga ang kamay. Malakas at buo ang mga kahol. Malalaki rin sila di hamak sa mga asong gala na malimit kong nakikita sa lansangan. Nilihis ko ang mata sa dalawang dambuhalang aso na nakatali ang dulo ng matatabang kadena sa isang sinadyang posteng bakal at napako sa matandang babae na lumabas sa loob ng toldang itim. Nakasuot siya ng magarang bestido. Ang tela ay seda. Maayos na nakapanali sa tuktok ang pinabilog na buhok na inadornohan ng suklay na gawa sa ginto. Maging ang buong katawan nito ay tadtad ng alahas. Marangya siya sanang pagmasdan, ngunit sinira iyon ng subong tabako at pagbalasik ng mata nang kami ay tinignan. Minuwestra niyang lumapit kami upang pumasok at masara na ang pinakapinto ng tolda. Nang makapasok, isang batang babae na nakatayo sa isang sulok ang una kong napansin. Nanginginig ang mga kamay na sinasampay ang baro nito sa isang sandalan ng kahoy na upuan. Walang saplot sa katawan. At tubili akong lumapit ngunit simpleng tinulak ako ni Aling Ipa. Wala akong pagpipilian kundi sumunod. Hintayin mo na lang ako sa labas, babae. Wika na matanda kay Aling Ipa na agad nitong sinunod. Lito sa pangyayari at kung anong kinalaman at gagawin ng batang kasing edad ko na babae rin, sinubukan ko magtanong. Ngunit sinampalang ako ng matanda. Napahawak ako sa bisnging bahagyang namanhid. Ramdam ko ang sakit ng mga singsing na may kakapalang humataw sa akin. Buti na lang at hindi pa baliktad ang ginawa niyang pagsampal. Sapagkat tiyak na magduro ko ang pisngi ko sa mga bato at ilang patusok na disenyo nang hindi ko na mabilang na singsing na suot niya. Kagaspangan ng ugali ang magtanong kapag hindi naman kinakausap. Wika nito, sabay pasada ng naniningkit na mata sa kabuuan ko. Sa paa kong walang sapin, sa baro kong maraming tagpi at maganit na sa kalumaan. Umismid ito at dumura. Matapos tanggalin ng isang kamay ang tabako sa bibig, pinigil kong samaan siya ng tingin. Pumikit ako at nagtagis ng bagang. Sanay ako sa pananakit ni Ama ngunit iba pala kapag ibang tao na ang gumagawa. Nakakapangliit ng pagkatao. Mahirap na nga ako, lalo pang binababa. Wala akong karapatang sumagot o gumante. Lubos na pinapalaki ang mga bata sa aming henerasyon na hindi maging sutil at maging masunurin. Walang boses ang mga kabataan tulad ko. Isa yon sa mga gintong kautusan na tinatanim sa aming isip musmus pa lang. Napadilat ako nang umatungal ng iyak ang batang walang baro at napanganga ng haklitin bigla sa buhok ng matanda at sinampal-sampal ang pisngeng basa ng luha. Binantaan na kung hindi titigil ay ipapakatay at isasangkot sa upang ipakain sa malalaking aso niyang alaga. Natakot agad itong tumigil. Lumakad sa isang panig ng tolda ang salbaheng matanda. Inabot nito ang isang bangkito sa tabi umupo bago pinalapit ang batang babae. Sumisingot-singot itong sumunod. Hinaklit ng matanda muli ang kamay nito. Itinaas ang mga braso. Pinaikot. Binuklat ang malagkit at makapal na buhok. Inangat ang muka. Pinanganga. Pinaling ng ilang beses ang muka na namumula sa ilang sampal na natamo. Kita kong bahagyang bumao ng isang hilalaki at hintuturo sa pisngi ng bata. Maging ang mahaba at matatalis na kukong kulay pula. Pumiksi ang bata. Marahil ay nasaktan. Ngunit tatlong sampal ang kapalit naman iyon. Panay ang lunok ko ng laway. Nanunuyot ang lilimunan ko.
lalo na nang bumaba ang butuhin nitong daliri sa bewang, sa tiyan, at sa hita ng bata. Pinasok nito ang isang kamay sa pagitan ng hita. Tila saglit na may kinapa, bago pinaupo ito at inutos na paghiwalayin ang mga binte. Tumingin ako sa ibang direksyon nang muling pumiksi ang bata sapagkat tatlong sampal na naman ang narinig ko. Sige, pairalin mo ang ugaling iyan. Hindi ka matutubog, sinasabi ko sa'yo. Wika na matanda. Nalito ako sa mga salitang kanyang binitiwan. Siguro ay nasiyahan na ang matanda sa ginagawang pagsuri sa bata. Sinutsutan ako nito at sinabing magubad na rin ang basahang kong damit. Sumunod ako, labag sa kalooban, sapagkat wala akong pagpipilian. Mabilis na tapos ang matanda sa akin sa ginagawa nitong pagsusuri. Kung para saan yun, hindi ko alam. Wala sa loob na nahawakan ko ang maselang bahagi ng aking katawan. Di naman niya kasi iyon, at hindi ako pumiksi o umangal sa takot na masampal pang muli. Inutos nitong magdamit na ako. Saglit ko minastan ang magkabilang pisngi ng batang katabi kong nagbibihis na rin. Sumingot ito at pinunas ang ilong sa tirante ng baro niyang suot. Bahagya akong napangiwi sa sipon na pumahid roon at sa pisngi na nabahiran pa. Pinaling ko sa mga paa naming walang sapin ang aking paningin. Nang tuluyang lumabas ng tolda ang matanda at sinara ang pinakapinto, saka ako nagtanong sa batang sumisinghot-singhot pa rin na Eva ang pangalan na binigay sa akin. Sinabi ko rin ang aking pangalan. Anong ginawa niya sa atin? Para saan yun? Mahina kong bulong. Suminghot muli ito at tinoon ang magang mata sa akin. Hindi ka taga rito. Malayong sagot nito. Tumango ako. Muling inulit ang tanong. Hindi pa sa'yo sinabi ng nanay mo? Malayo muli nitong sagot. Sinabi ko ang kalagayan ko, ang nanay kong may sakit. Tumango si Eva. Sumingot muli. Umiyak na maya-maya. Humugol-gol. Wala sa sariling hinagot ko ang likod niya. Ibebenta tayo. Wika nito sa pagitan ng paghikbi. Tila ako tinulos. Muling pinahid nito ang luhang kumalat sa muka gamit ang braso. Tinoon ko ang matang ng lalabo sa sahig. Nang mahagip ang sarili ay muling tinignan ko siya. Anong opinyon ng nanay mo tungkol rito? Tanong ko na kinakunot nito ng noo. Magkaedad lang tayo pero bakit kanya ka magsalita? Parang matanda. Wika nito. Uminit ang tenga ko at pisngi. Nakita ko saglit na tigilan si Eva. Nanlalaki ang matang napako sa mukha ko. Ala, ang gara naman. Namumula ang pisngi mo tapos ang pula ng labi mo. Maganda ka, Alona. Wika nito. Nakinatingin ko sa sahig. Marami kaming magkakapatid, 10 kami. Ako ang pantatlong panganay. Wika nito na kinalito ko. Kasalukuyang kaming nakatayo pa rin sa pwestong kinalalagyan namin nang iwang kami ng salbaheng matanda. Tinanong ko kung anong ibig niya sabihin sa ikatlong panganay. Yung dalawang ate ko na nauna sa akin binenta na, ako na ang panganay ngayon. Walang anumang wika nito. Natingal-ngal ako sa huli niyang sinabi. Hindi maalis ang pagkakangiti ni Aling Ipa habang sakay kami ng kabayo pa uwi. Kabaliktaran ng timpla niya nung pababa kami ng bayan at patungo sa poblasyon. Bago ako nito inalalayan pababa sa kabayong may kataasan, ay sinabi nitong maigi raw at may itsura ako. Hindi ako nagtanong. Agad akong tumakbo at umuwi. Nag-aalala sa ina kong iniwan na may sakit. Katagal nyo naman! Reklamo ng matandang lalaki na nagpabalik ng wisyo ko sa hinaharap. Natuon ang mata ko rito nang ito ay bumaba ng karitela.
Tansya ko na nasa 6 na po na ito. Balbasarado, nakaitim na kaput sana. Kinatigil ko sandali. Ito ang unang beses kong makakita ng kaputsa. Ang kaputsa ay isang uri ng kasuotang maaring panglalaki at pambabae. Mahaba ito, hanggang 20 kadalasan ang hangganan. May malaking pamandong sa ulo na pananggalang sa init ng araw, maging sa ulan. Mahabang manggas na maaring itupi upang kumasya sa nagsusuot. Ngunit ang siyang gamit nito talaga ay para protektahan ang mamahaling bestido o damit ng may suot sa loob, sapagkat ang tanging nagsusuot lamang nito ay yaring mga taong hindi nagugutom at may sinasabi sa buhay. Mahalang kaputsa, 2 taling bariyang pilak rin ang halaga. Base sa mga babasahin na aking tinatago at pampalipas ng oras tuwing ako ay hindi dalawin ng antok sa gabi, maaari rin daw na mamili o magpasadya ng sariling kaputsa, ngunit mas mahal, 3 taling barya rin ang halaga. Tinanggal ni Ama ang suot na salakot, bahagyang yumukod. Isang paggalang na kahit kailan ay hindi niya nagawa sa kung sino lang. Kaya alam kong mayroong isang bagay ang matandang ito na nais ni Ama. Ginaya rin iyon ni Mang Raul. Nailing ako. Bahagya lang tumango ang matandang lalaki bago tinuon ang mata sa akin. Napalunok naman ako. Hindi ko malaman kung bakit ako kinikilabutan. Nagbaba ako ng paningin. Ang marahas na paghaklit sa braso ko ang tuluyang nagpanginig ng aking mga binti. Si Ama. Padarag na inilapit ako sa matanda. Dahil nawala ng panimbang, muntik na akong mapasubsob. Ngunit agad niya akong hinatak ng bahagya. Tuluyan lang akong napaupo sa lupa. Hawak pa rin ni Ama ang braso ko. Nang magtaas ako ng paningin, nakita ko ang 3 taling pilak na barya. Nakasalukuyang inaabot ni Ama, gamit ang isang kamay mula sa matandang lalaki. Pinigil kong may salitang manulas sa aking mga labi. Naalala ko ang matandang babae na salbahe sa tolda at ang mga salitang sinabi ni Eva. Ibebenta tayo. Bagamat inaasahan ko na ito, nasaktan pa rin ako. May isang sulok sa isip kong naniniwala na magbabago si Ama. O di kaya ay mamahalin na rin niya ako bilang isang anak dahil 2 na lang kami. Ngunit hindi. May halaga pala akong katumbas. 3 taling pilak. Binigay ko na sa asawa mo ang parte mo sa bata. Anang matanda kay Mang Raul. Kung ganoon, yung pala ang dahilan ng matamis na ngiti ni Aling Ipa kahapon. Kumuha ng lubid ang matandang lalaki nang ilapit ako sa likuran bahagi ng karitela. Padarag akong inakyat. Nang mapasalampak ay kinuha ang mga kamay ko at tinali bago inupot ang aking mga paa. Hindi ako sumigaw, umiyak o nagwala. Kahit na nang tila hayop niya akong tinali sa bewang at ang dulo ay binuhol sa matibay na bahagi ng karitela. Nilagyan ng kaing na may lamang prutas at gulay ang bawat gilid ko bago pinasandal ako sa haliging patalikod sa kanya na siyang nagmamaneobra ng karitela. Sinigurado saglit na hindi magiging madali kung magtatangka akong tumakas. May kahabaan ang naturang sasakyan at matitibay ang kartong yari sa kahoy na aking kinalalagyan. Ilang mga manok na inahin ang maayos na nakatali sa isang sulok. May ilang trapal na nakatupi, prutas at iba pang klase ng gulay. Nang mag-umpisang umandar ang mga gulong ng sinasakyan ko, ay isang matalim na tingin ang pinukol ko kay Ama bago ako umiling. Siya naman ay saglit na natigilan sa ginawa ko. Ito ang unang beses kong magpakita ng kagaspangan ng ugali. Kahit madalas niya akong sinasaktan, ginagalang ko pa rin siya. Kahit may mumunting pagre-rebelde na sa loob ko na nabubuo. Sapagkat pinipilit ni ina na kahit anong gawin ng isang magulang, magulang pa rin daw sila. Ngunit lahat ng pagtitimpi ay may katapusan.
At sa mga sandaling ito, habang unti-unting lumalayo ang karitelang lulan ako, tinatanggal ko na ang aking ama sa aking sistema bilang isang magulang. Mula sa kunsaan, habang palayo ng palayo ang aking sinasakyan sa kinatatayuan ni ama, nakarinig ako ng mga malalakas na pagaspas ng mumunting pakpak. Sa bandang kanluran na patingin ako, namasdan sa langit na pakulay kahel na, ansanlaksang mga kalapating kulay puti lahat, patungong kanluran. Nilabo ang mga paningin ko. Nang muli kong tinoon ang mata sa pinanggalingan, puro puno na at makakapal na halaman na lang ang aking nasisilayan. Saglit ako na nanghili sa mga kalapating iyon. Magkakasama sila na haharapin ang isang bukas na hindi naman nag-iisa. Hindi nangangamba kung anong meron pagbaba ko ng karitelang ito. Ito ang huling sandali na nasilayan ko ang aking mga magulang. Ang walang buhay na mukha ni ina at ang gahaman, walang utak at walang puso kong ama. Bumilis nang bumilis ang takbo ng kabayo na ipagpasalamat kong may mga humahadlang sa bawat gilid kong kaing na puno ng laman na siyang pumipigil upang humampas ako sa bawat pasimano ng karitela. Hindi ko kasi maisangga ang mga kamay na nakagapos. Pinikit ko ang mga mata at namahinga muna. Inihahanda kong saang lupalop ng mundo ako dadalhin ng matandang lalaki. Nakatulog na ako nang hindi ko namamalayan. Ilang tapik sa pisngi ang nagpagising sa akin nang magmulat ako ng mga mata tumambad sa akin ng isang kastilyong kulay pula. Malawak ang hardin, may tila tore pa sa gilid. Napanganga ako sa paghangang namamalas. Kung hindi ako hinatak pababa sa karitela ng matanda, ay hindi mapuputol ang tingin ko sa kastilyong pula. May mga iba't ibang kulay ng salamin para sa bintana. Puno ng rosas na puti ang paligid. May munting anyong tubig sa isang bahagi na pinaliliguan ng anim na puting gansa. Unti-unting dumidilim na ang langit at nakita kong nagkaroon ng liwanag ang mga salaming bintana. Tanda na may nagsindi na ng ilaw sa loob. Walang ingat akong kinalaga ng matandang lalaki at sa unang pagkakataon ay kinausap ako. Kung iiyak ka at magwawala at tatawagin mo ang ama mo, gawin mo na ngayon. Siguraduhin mong pagpasok natin sa loob, hindi na kita mariringgan ng kahit anong salita, sapagkat masasaktan ka lang. Huwag mo ring subukan tumakas. Kasukalan ng daan patungo rito at mahabang kilometro pa ang layo upang makarating ka sa kabayanan. Kung makakaligtas ka sa mga lobong makakasalubong mo. Hindi sana ako maniniwala, ngunit para patotohanan ang sinasabi ng matanda, tila sinadyang sunod-sunod na alulong ang aking narinig. Hindi sa kastilyo galing, kundi sa labas ng mga nagtataasang pader. Napalunok ako. Tuwing gabi sila aktibo. Kapag may araw, nagtatago sila. Yun ang dahilan kung bakit mabilis ang pinipili kong mga kabayo. Bali walang paliwanag pa nito. Saglit kong naisip kung paano kaya kung makasalubong kami ng mga lobo sa daan kanina. Iitsa ba niya ako bilang pain at upang makatakas na rin siya? Ngunit naisip kong hindi siguro. Malaki rin ang halagang binayad kay ama na kapalit ko. Wala sa sariling napatingin ako sa mga manok na nakatali sa gilid ng karitela. Parang alam ko na kung para saan sila. Isang malakas na tapik ang naglipat sa aking paningin mula sa kasukalan patungo sa matanda. O ano? Hindi ka iiyak? Tanong niya. Umiling ako ng sunod-sunod. Natawa ang matandang lalaki bago hinaklit ang braso ko at kinalatgat ako patungo sa malaking pinto. Narinig ko pa ang mahina ngunit wala sa sariling winika niya. Sa bagay, anong dahilan pa ang natitira upang tawagin mo ang iyong ama? Siya nga ang dahilan kung bakit narito ka. Nang marating namin ang pintong gawa sa makapal at matibay na klaseng kahoy na kulay pula rin, ay saglit akong binitawan.
Hinawakan niya ang pabilog na bakal na siyang tila nakadikit sa pinto. Malakas na pinangkatok. Nakita kong isang maliit na bintana sa gilid ang bumukas. Sumungaw ang pares ng matang may suot na antipara. Oh! Celio! Anito. Bago tinuon ang mata sa akin, napatungo ako at nilipat sa kanang bahagi ng hardin ang aking paningin. Ngayon ko lang napansin ang hindi mabilang na karuahe at mas magagandang kalesa na nasa panig na iyon. Bumukas ang pinto at pakalatgad akong pinasok. Isang may edad rin na matanda ang humarap sa amin. Makapal ang antipara nito sa mata. Seda rin ang damit. Nakapanali rin sa tuktok ang buhok nitong pinabola ngunit hikaw at kwintas lang ang tanging alahas sa katawan. Hindi tulad ng matandang babae na salbahe na nakakatawa na kung mamasdan sa dami ng alahas na hindi naman babagay sa kanya. Ang usapan ay umaga, hindi ba? Tila sita ng matanda sa kasama ko. Anong gagawin ko? Marami akong negosasyon, tsaka marami akong sinadya. Sinuong ko na nga yung papadilim na daan upang maihatid ko na ito eh. Dahil kailangan nyo, di ba? Dahilan naman ang kasama ko. Kasalukuyang nagtutubog ang ate. Sagot muli ng matandang babae. Ganun rin naman yun. Eh, kailangan nyo, di ba? Kaya narito ako. O eh, kung ayaw nyo, edi sa iba ko na lang ito ibibigay. Nakakalokong wika pa nito sa kausap. Saka lang ako pinagmasda ng babae, bumuntong hininga. Maganda ang mga mata niya, di ba? Tignan mo, 5 taling pilak ang bili ko sa kanya. Pagsisinungaling ng kasama ko pa, pinakatitigan ako ng babae. Tumango-tango na tila ba sumasang-ayon. Bumuntong hininga ito. Saglit akong may nakitang siphayo na dumaan sa kanyang balintataw bago muling bumuntong hininga. May kapayatan lang pero pwede na yan. Pagod ako ha, kukuha ako ng kwarto rito. Dito na ako magpapalipas ng gabi. Anong luto nga pala ni Beloy? Sunod-sunod na tanong nito sa matandang sa aking mukha pa rin nakatitig. Kausapin mo si ate, hindi ako magpapasya nito. Sagot maya-maya ng babaeng may edad na tuwing nagsasalita ay laging may lambing. Melia, alam mong papasayan sa ate mo. Yung mga dinala ko dito na bata, malayo sa itsura niyan. Kahit nga ikaw, hindi mo matignan, di ba? Anito pa. Ah, basta, kausapin mo siya bago ka magyabang riyan. Uwi ka pa na matanda bago tumalikod. Naglakad palayo. Sinabing sumunod kami. Isang malaking pinto ang binuksan na matandang Melia ang pangalan. Kusina ang tumambad sa amin. Sabay na patingin sa aming gawe ang lalaking mataba. Malaki ang katawan. May hawak na malaking kutsilyo at akmang tatagain ang malaking pirasong karne na nasa malapad na sangkalan. Ngunit dahil pumasok kami ay nasuspende ang kutsilyo sa ere. Napalunok ako. 2 babaeng may hawig ang namataan ko pa. Ang isa ay may hawak na bagong hornong tinapay. Ang isa ay naghahalo ng kung ano sa malaking kawa. Mabango sa ilong ang mga samyo ngunit ang pagngisi ng lalaking may kalakihan ang nagpataas ng mga pinumbalahibo sa aking mga braso. Pinili na ako mula sa aking ama. Nasa kanila na ang pagpapasya kung anong gagawin nila sa akin. Saglit kong naalala ang malalaking aso sa tolda na pagmamay-ari ng salbaheng matanda. Kung isasangkot sa ako upang ipakain sa mga aso, sana lang mabilis nilang kitlin ang buhay ko. Nanlabo ang aking paningin ngunit bago pa ako humikbi ay muling may humatak sa akin. Binuksan ang pintong susunod at pumasok kami roon. Rinig ko pa ang tawanan ng 3 taong aming naratnan. Isang pasilyo ang aming tinuntun. May liwanag na pusikit galing sa malalaking agwat ng kandilang tumatanglaw sa aming dinaraanan na nakatusok sa itaas na bahagi. Tapos ay unti-unting nakakarinig ako ng malalakas na hiyawan
at pagsipol ng mga tao. Karamihan ata ay kalalakihan na sinusundan pa ng palakpakan. Ang pasilyo ay unti-unting dumilim ngunit bago pa ako tuluyang mablangko ang paningin, isang pinto ang binuksan muli. Napatakip ako sa tenga sa lakas ng mga hiyawang tumulig sa aking pandinig. Tila isang malawak at madilim na bulwagan ang aming napuntahan. Bit-bit pa rin ang matandang lalaki ang braso ko. Maraming tao sa paligid. Ramdam ko, hindi naman ganun kadilim. May isang hilera ng mumunting kandila na siyang nagbibigay ng pusikit na liwanag sa paligid upang marahil ay hindi magkapanggaan ang hindi ko mabilang na taong naroroon. At marahil, magbigay na rin ng dagdag misteryo kung anumang ginagawa o nangyayari sa paligid. Isang matandang babae muli ang sumalubong sa amin. Bagamat aninag ko, may kadiliman pa rin kaya hindi ko mamistahang masyado ang kanyang mukha. Katigas ng tuktok mo talaga, Celio. Nagtutubog ako ngayon. Paunang wika nito. Yan din ang sinabi ko, ate. Wika naman ni Melia na kasama namin. Suriin mo muna sa liwanag bago mo ko tanggihan. Sagot naman ang kasama kong si Mang Celio. Bumuka ang bibig ng matandang sumalubong sa amin ngunit walang salitang nanulas roon sapagkat unti-unting lumiliwanag ang isang panig ng bulwagan. Mula sa gitnang panig ng bulwagan kung saan may tatlong lalaking may hawak na malalaking patpat na may dinga sa dulo, mabilis ang mga galaw, sinisindihan nila ang tatlong malalaking aranya na nakasabit sa kisaming may kataasan talaga. Tumambad sa akin ang may kalakihang entablado. Unti-unting lumiliwanag ang paligid. Nakita ko ang tatlong hilera ng mga upuang inuuko pa ng karamihan ay kalalakihan. 10 ang upuan bawat hilera. May ilang kababaihan na nagdudulot sa kanila ng inumin na nasa baba saging kopita. Lahat ng nakaupo ay nakatuon lang ang pansin sa entabladong walang laman, kung hindi ang isang malapad at pabilog na banyera na gawa sa kahoy. Maingay sila ngunit halatang atat na sa pag-uumpisa ng palabas. Nag-umpisang humuni ang mga tambuli na hula ko ay nasa likod ng entablado. Nakatago upang ang buong atensyon ay matuon sa pinakagitna. Sabay-sabay na palakpakan at hiyawan muli ang tumulig sa aking pandinig. Mas malakas, ramdam ko ang pagkasabik. Nang mula sa kurtinang mataas at kulay asul, lumabas ang babaeng nakasuot ng puting kamison. Mahaba ang buhok na halatang kinulot. May labing kulay pula. Mukhang may bahid ng sopistikasyon. Tila hindi nito alintana ang mga tao sa paligid na siya ang hinihintay at halos hindi magkamayaw sa kanyang paglabas. Sa halip, tuloy-tuloy lang itong tumungo sa banyera. Walang sapen ang mga paa. Bahagya nitong binuhol ang maliit na parte ng laylayan ng kamisong suot. Lalong lumantad ang hitang makinis. May umakyat at inabot sa babae ang kulay pilak na tamburina. Tumahimik ang paligid. Nang tumitig ito sa mga manonood, ay isang mapang-akit ng ngiti ang pinakawalan. Ang huni ng tambuli ay unti-unting sinasabayan ng nakakakabang tunog ng mga tambol. Ilang segundong tumugtog at biglang tumigil. Tinaas ng babae ang isang kamay na may hawak na tamburina na mahusay na ginagamit ng babaeng nasa loob ng banyera. Nag-umpisa itong gumalaw, sumayaw, dahan-dahan habang ang tamburina ay pinapanginig sa isang kamay. Unti-unting sumasabay ang tambuli at tambol. Muling kumabog ang dibdib ko sa lakas ng musika. Umigkas ang isang paa nito. May ilang tilamsik na bumasa sa puting kamison. Kulay ube. Naging mabilis ang bawat paggalaw ng katawan. Tila ba may hinahabol.
Napapikit ang babae. Tila ba hinahayaang tangayin ang sarili sa nakakamarahuyong tugtog na sinasabayan. Ang isang tirante sa balikat ng babae ay dumausdos pababa. Pinakita ang isang malaking bahagi ng malusog na dibdib. Ngunit tila tuksong hindi sumisilip ang kabuuan kahit panay na ang mabibilis na indayog ng mahubog na katawan. Humalo ang samyo ng ubas sa paligid. Matapang, nakakaliyo. Pinilik ko ang ulo. Basang-basa na ng kulay ubing tubig ang katawan ng babae. Hakab na ang hugis ng katawan. Aninag ang bawat anggulo at kabuuan. Saka ko lang napagtantong mga ubas pala ang laman ng banyera na dinudurog at paulit-ulit na tinatapakan ng babae ngunit sa saliw ng tugtog at nakakamarahuyong pagsasayaw nito na sinasadyang maging mapangakit. Napalunok ako. May ilang tilamsik na ng prutas ang umabot sa leeg nito at mukha. Kumikinang ang pawis sa braso, sa pisngi at sa dibdib. Isang tirante pa ang dumuusdos. Gusto kong ipaling sa ibang direksyon ng paningin. Ngunit, hindi ko magawa. Ito ang unang beses kong makakita ng katawang halos hubad, bukod kay ina. Tila ako ang nahihiya para sa babae. Hindi ko alam kung anong pangyayari ang nakikita ko o nasasaksihan ngunit tuwang-tuwa ang karamihan. Hindi magkamayaw ang mga sumisipol at pumapalakpak, lalo nang lumiles ang laylayan ng kamiso nito at tumambad ang kanyang kasalanan. Napalunok akong muli at nagbabana ng paningin. Saka lang ako nagkaroon ng malay sa paligid at sa sarili nang ilipat ko ang mga mata sa matatandang aking kasama. Si Melia at si Celio ay sa entablado nakatingin. May bahid ng lungkot muli akong nabasa sa mga mata ni Melia. Sa mukha naman ni Celio ay pananabik at tuwa ang aking namamasdan. Ang matandang sumalubong naman sa amin kanina ay seryosong sa aking mukha naman nakatingin.